At ang vlog nga natin ngayong araw na to guys ay bumili tayo ng isang aquarium kasi nanalo nga pala si Dindin doon sa scatter na 1,000 kaya nag-decide siya na bumili na ng aquarium para doon sa mga nahingi namin na isda kay Kuyang Ray. Kaya eto, tuwang-tuwa siya doon sa kanyang aquarium na bago. Syempre, matutuwa rin naman dyan yung mga isda. Hindi ko lang alam kung ilang galon yan pero syempre yan, tuwang-tuwa talaga siya dyan. Siyempre, hindi mawawala yung paglilinis sa aquarium. Kaya itong gagawin namin ay paglilinis lamang po ito. Alisin lang namin yung mga alikabok at hindi po namin sasabunin yan. Para hindi naman na po kami mahirapang maglinis doon sa may aquarium na yan. Kasi konting alikabok lang naman yan. Tapos yung sealant kasi yan, talagang tuyong-tuyo na at wala na yung amoy. Kaya ito na, isa-setup na namin dito sa may lamesa. At ito nga, nilalagyan na nga namin ng tubig na galing doon sa may gripo. Pero lalagyan po namin yan nang pampawala ng ano na yon, yung nakatubig na naggaling sa gripo, basta yun pampawala ng chlorine, yun nga pala tawag doon. Kaya chinecheck ni Sushi kung tama ba yung ginagawa nila. Siyempre, hindi mawawala dyan yung paglalagay natin ng mga accessories. Kaya lalagyan natin ang bato. Tapos ito nga pala yung aqua care para doon sa kanyang tubig. Siyempre, para mawala yung ano lang nga tawag ulit doon. Basta yun, kung anumang chemical yun. Para siyempre, hindi ma-water shock yung mga isda natin. At may nakalimutan kami dito guys. Ipagpatawa ninyo pero hindi na namin na-acclimate. Ano? Iclamate ba yun? Basta ganun. Okay, basta lalagyan na natin ang accessories yan para medyo gumanda at para maging ready na yung ating, syempre, yung aquarium na bago na yan. 500 nga lang pala yan. Murang-mura na yan. Napakalaki. Samantala, sa pinuntahan namin na una, 400, mas maliit dyan. So, dyan ka na, diba? So, konti lang naman yung kwan. Pero malaki pa rin. So, eto na. Ito na nga, hindi na namin na-acclimate guys yung mga isda. Pero good thing hindi sila na water shock. Kami po yung humihingi na agad ng patawad sa ginawa na yan. Alright, wala din kaming net para kunin sila. Kaya kinamay na lang. Okay, so diretso na sila dyan. Alright, wala naman ng ano yan. Naipahinga na namin yung tubig yan guys. Okay, siguro mga 2 hours, 3 hours, mga ganyan to 4 hours guys. Kasi late na dumating yung kapatid namin. Pero buti na lang hindi sila na water shock at hindi sila namatay. At until now is healthy talaga sila. At guys, hindi lang naman ito yung first time namin na magkaroon na aquarium. Actually, huminto lang din naman talaga kami. Okay, so eto na ulit. At magkakaroon ulit tayo ng pangalawang aquarium. Abangan nyo lang kung paano at kung ano ang lalagay natin doon. Alright? So, as you can see, ito na nga pala finished product natin. May mga gravel sila dyan, okay. Pero may stone, ano lang sila, yung ganyan, tawag dyan, basta yan. Tapos, diretso tayo sa may lumang, ano, lumang pump. Yan, ginawa ko lang yung lumang pump na yan, alright. So, nag-enjoy naman sila. Ang bago lang talaga dyan, guys, is yung aquarium itself. At, syempre, luma na rin naman yung mga stones na yan, yung mga plants na yan. Pero, sinigurado muna malinis yan, guys, alright. At, gumawa nga pala tayo ng DIY filter para hindi masyadong mag ano dumi yung tubig nila once na binibigyan sila ng pagkain. Okay?
At eto na nga, may ilaw nga na pala sila kasi meron tayong ilaw na hindi nagagamit. So, nilagay na natin. At eto nga, nilalaro na siya ni Sushi. Ayan. So, nilalaro na sila ni Sushi kasi doon sa dati nilalagayan, umiinom pa si Sushi. Pero ngayon, hindi na siya makakainom dyan kasi mataas na yung kanilang aquarium. At kitang-kita na sila talaga ni Sushi. At syempre, ayan, tuwang-tuwa si Sushi sa kanila. At gusto yata makipaglaro. Tinatanong kung bakit sila nakakahinga dyan. Okay. So, ayun nga wala. Ayan, yun lang yung update natin guys at yan lang vlog natin. Sana hindi mo natin mapadami pero sana magtagal sila. Alright, salamat sa panonood. Please do like and subscribe. Yun lang po, bye bye. At mamaya papakita ko sa dulo kung saan talaga sa nakalagay dati. Okay, yung dati lang kasi lalagyanan, yung pinuto lang na 6 liters na lalagyanan ng ano, ng tubig. Doon lang muna namin sila nilagay hanggat wala silang sarili aquarium. At eto nga, ayan, nag-enjoy na nga si Sushi. Ayan, eto nga pala yung setup natin. Alright, so nakaganyan lang sila. Pero ginawa ko lang sila nga pala ng filter. As of now, okay naman yung filter. Medyo cloudy, pero still fighting. Alright, wala nga pala. Wala pa nga pala yung binili natin from Lazada na ano, na filter nila. Okay, so ayan, gusto talaga ni Sushi na laruin sila. Eto nga pala yung dati nilang lalagyanan. Ayan, eto na nga pala guys, yung ginawa ko na filter, DIY lang yan, nilagyan ko lang na bato-bato sa ilalim, tapos ganyan, ayan, medyo cloudy, pero okay lang yan, pero tingin ko naman is gumagana yung filter natin, na ginawa na yan, eto nga pala dati nalagayan, iniinom mo pa ni Susie at wala pa silang filter dyan, yung DIY pa rin yung filter natin, yung nagdi-drip lang, para makapaglagay lang ng oxygen, so yun lang guys, please do like and subscribe, bye-bye.